December 1942, sinakop na mga sundalong Hapon ang Kamaynilaan at ang buong daigdig ay niyanig ng digmaan. Maraming kababayan natin ang dumanas ng matinding kahirapan noong panahon ng gera. Kabilang sa kanila, ang mga Pilipinang inabuso at pinagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. Matagal nilang kinimkim ang pinakatatagong lihim. Ngunit sa kanilang pag-amin, nakilala natin silang lahat at nalantad ang madilim na kabanata ng kanilang nakaraan at ng ating kasaysayan. Mga kaibigan, sa isang espesyal na pagtatanghal ng Magpakailanman para sa 54th na anibersaryo ng GMA 7, narito po ang kwento ni na Lola Amonita at Lola Julia, dalawang babaeng pinagtagpo ng isang malagim na karanasan nang sila'y maging comfort women. Lang yan. Malayo sa bituka. Eh, nay, masakit eh. Akala ko ba matapang ka, Amonita? Sabi, galos lang iniinda mong mabuti. Si Amonita talaga, oh. Masyadong iyakin. Alam mo, sa ngayong panahon ng gera, lahat tayo dapat matutong maging matapang. Leonardo, tigilan mo ang pagsasalita ng tungkol sa gera. Napakalayo natin sa Maynila. Hindi tayo aabutan ng gera dito. Tayo na, kain tayo. Halika na, tama na yan. Kain tayo. Nay, paano nga kung umabot dito yung gera? Matiwasay na namumuhay ang pamilya ni Amonita sa probinsya ng Isabela. Dahil malayo sa Maynila, tila hindi nila alintana ang panganib na dala ng gera. Ang ganda naman! Nako, yan bang isusuot mo sa sayawan bukas? Oo, oh, ito yung tinahin ni Nanay. Teka muna, pinsan, sinigurado mo ba na nakuha ni Eduardo yung imbitasyon? Oo naman, pinsan. Eto, hindi na mapakali. Sa tingin mo ba, isasayaw niya ako? Hay nako, sa ganda ng damit mo ngayon, aba, bulag na lang ang hindi makikipagsayaw sa'yo. Ikaw ah, wala na akong ibang marinig sa'yo, kundi puro Eduardo. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Paano kasi, hindi na ako makapaghintay. Sana ngayong gabi na nga yung sayawan eh. Nae. Ate, nangarap na naman! Hoy, ikaw, hindi ba't sinabi ko sa'yo na pag nag-uusap ang mga matatanda, bawal makisali ang bata? Mm-hmm. Hala, ikaw ha, at kung ano man yung narinig mo, huwag kang magkakamaling isumuko kay nanay na sinagot ko na si Eduardo kung hindi mo liluntikon ko. Gagawin ko lang yun. Kung... kung ano? Pahihirapin mo ako ng paborito mo, manika. Oh. Na, mamili ka, Eduardo o manika? Sige na! Kunin mo na yung manika doon. Apo! Palugo! Doon ka na nga! Ibis na, nakakit na mamaya. Bawiin pa yan ang ate mo. Ikaw ha? Ano, maganda ba talaga? Maganda. Ayun na ko, sigurado ako. Sasayaw. Ang ganda-ganda mo. Kalat na kalat ng balitang parating na mga Hapon dito sa Isabela. Idadamay na nila pati na mga probinsya. Ikaw, Dominador, wala ka pa bang balak na ilikas ang iyong pamilya? Wala, Kapitan. Sa Santiago ako pinanganak, sa Santiago ako mamatay. Ikaw ba? Ako eh, gusto ko makasiguro. Kaya pinadala kong mag-ina ko sa Cebu. Sunod na lang ako dun sa kanila sa pagkakataong makakuha ako ng kapalit sa aking posisyon. Napakabilis naman yata ng desisyon mo, Kapitan. Marami na nga ako mga kaibigan na umakad sa bundok upang makisapi sa Hukbalapta eh. Kung papayag sana kayo, gusto ko sanang sumunod sa kanila. Nagbibiro ka ba? Pero tayo hindi biro ang gera eh. Mas lalong hindi nagbibiro ang mga Hapon sa paglusob nila sa atin dito.
Ay, payagan niyo na ako. Hindi. Walang aalis. Walang makapag-iwalay sa pamilya ko. Isipin mo ang kapakanan ng pamilya, Dominador. Hindi na praktikal para sino man ang manatili dito sa probinsya. Lalo na ngayon parating na mga Hapon. Kapitan, kaanin na lang mga palay sa lupain ko. Iiwanan kong bahay ko? Ibibigay ko sa kanila yan? Patayin na nila ako, pero hindi ko bibigay sa kanila ang lahat ng pinaghirapan ko sa mga Hapon na yan. Sige na, umalis ka na. Baka makita ka pa ni Inay. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako pinapalik sa iyong mga pisingi. Aba, ambisyoso itong lalaking to. Mamaya pag nakita ka ng tatay ko, hindi halik sa pisingi. Sampal sa pisingi ang abuti mo. Sige na. Isa lang. Ganito na lang. Bukas na lang sa may sayawan. Pangako. Pangako. Amonita! At siya ni nanay ko, umalis ka na, dali. Nay! Nasaan ka ba, anak? Halika na at magro-rosaryo na tayo. Andiyan na po! Ama namin, sumasalangit kasambay ng pangalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo ulit sa pagpaparang ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Matawarin mo kami sa aming mga sala. Babagi ng Maria na pupuno ko po ng grasya ang Panginoon Diyos sa mga sala. Nay, ngayon na nangyari sa atin to. Kinakabahan ako. Nawala ng kuryente buong bloke eh. Ha? Bakit ang kaganoon? Ito na ata yata yung sinasabi ni Don Vicente eh. Bakit kuya? Anong sabi niya? Hindi lang mailina ang planong sakupin ng mga Hapones eh. Nandito na rin sila sa Isabela. Ay, akala ko ba walang gera dito? Sama ako sa muhok ngayong gabi! Sama! Ay! Sama! Hindi ka pwedeng sumama sa mga hook! Adon! Ano isang buro mo? Tama na! Kuya! Ano pa naman kayo dalawa? Ngayon pa ba kayo magtatalo? Etex na buro mo! Tigil na! Tigil! Bilis! Ate! Nakalimutan ko yung balikaw! Wala mo na yan, ha? Thank you.
matapos sunugin ang bahay ni Naamunita at limasin ang kanilang mga ari-arian, umalis din ang mga sundalong Hapon. Isa lang pala itong babala sa panganib na maaari pang maganap sakaling labanan nila ang pananakop ng mga dayuhan. Ngunit nagdulot din iyon ng di mapantayang kalungkutan sa pamilya ni Amunita. Asa naman ko ito? Pinayagan kong sumanib ang anak ko sa hook! Buhay pa sana ang panganay ko! Ngunit isa na namang trahedya ang magaganap dito. Sinunog ang ospital. Nag-aalis siya ng mga doktor. Ano? Kapal ng anak ko. Anong gagawin ko sa anak ko? Matapos ang walong araw na kapos ng pagkain at walang gamot, binawian ang buhay si Librada. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na trahedya, pinilit ang pamilya ni Amunita na maibalik sa normal ang kanilang buhay. Dahil naubos na ang kanilang kabuhayan, napilitang maging tindera ng prutas si Amunita. Salamat po. Iha, pahingin naman ang isang supot na malagkit kapalit ng balabalit. Sige na. Hindi ko pwede. Sige na. Umawa ka na.
Tatlong araw na kami hindi kumakain na anak ko. Sige na, maawa ka na. Sige na. Sige na. Salamat. Maraming salamat. Nari, moto ay payat. No. Dame. Ilang beses sinubukan ni Mirosaki na makuha ang loob ni Amunita. Ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya naging mas marahas ang Japanese officer. Abulita! Anata ni watashi, jasasuku shiteru no ni. Demo watashi no. Kotowa ichimo ya. Nani ga ushii no? Irosaki-san, Chimsue Choto, dari ka kurumitai. Mata kore. Anak! Dai! Dai! Thank you.
kita. Ngunit anak. Kaya bakit? Huwag ka maingay. Baka magising ang nanay mo eh. Anak, papalik na ako sa bundok. Sasama na ako sa mga hook. Kaya huwag niyo kami iwan eh, Nay. Paano naman kami? Kaya mo yan, anak. Matapang ka. Kaya mo yan. Tay. Anak, isipin mo na lang. Lahat ng gagawin ito para kay Leonardo at Librata. Alagaan mo nanay mo, ha? Kaya mo yan. Sige, alis na ako. Si Amonita, wala siyang nagawa na magpasyang kanyang ama na sumapi sa hukbalahap. Sa pagdaan pa ng mga araw, lalong naging mahirap ang buhay para kay Amonita at sa kanyang ina. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang magpapabago sa kapalaran ni Amonita. Amonita! Amonita, anak! Takbo! Paolo sa inyama! Tumakbo ka na! Bilis, anak! Masaka ang bitawan niyo, nanay ko! Yame, Darren! Sinabi na magbo! Nanay ko! Anak, umalis ka na! Bilisan mo! Matakuro, May! Warita, Dizon! Wag! Ah! Anak! Wag! Surete, Dizon! Dinala si Amonita sa isang kuweba upang maging comfort woman. Dito niya makikilala si Julia. Ako si Julia. Ano pangalan mo? Nasaan ako? Hindi ko rin alam ang tawag sa lugar na to. Basta dito na dinadala yung mga babae na dadakit nila. Marami kami dito. Makikilala mo rin yung iba. Ano pangalan mo? Amonita. Amonita. Ngayon ako nakarinig ng ganyang pangalan. Ito. Sigurado ako gutom ka na. Sige na, huwag ka na mahiya. Salamat. May mga magulang kapapat kapatid. Ako kasi wala na eh. Pinatay na ng mga hapon. Ako na lang yung tinira. Hoy! Luis J. Hana, Shishito Bruno. Ocho ide! Ocho ide! Edad lang si Julia nang sapilitan siyang kunin sa kanilang tahanan sa Davao.
Halos 6 buwan na siyang bihag ng mga sundalong Hapon. Mairo. Mina ni yote. Sawaran na ito. Hai. Abi mo na ba? Sake. Moi, esas kuste. Moto eta ko suryo. Dati rin akong paborito ni Mirosaki. Gaya ng ibang mababae dito. Pero madali siya magsawa. Ngayon, ikaw naman yung paborito niya. Kung tutusin, dapat nga kami maingit sa'yo eh. Kasi, kapag paborito ka ni Mirosaki, hindi ka nagagalo ng ibang sundalo. Pag binigay mo naman yung gusto niya, ibibigay niya rin naman yung gusto mo eh. Masarap na pagkain, malambot na higaan. Kung minsan nga, papayagan ka pang dumalo sa mga magulang mo. Baka pati sila maambunan din ng grasya. Ibang mga magulang nga eh, pinagsisiksikan yung mga anak nilang dalaga kay Mirosaki. Makakuha lang ng konting pabor. Yung iba naman, tinuturo yung mga pinaghihinalaang hook. Bawat hook na maturo nila, isang salop ng palay ang kapalit. Ganun ang ginagawa sa atin. Ginagawa tayong mga hayop. Tinuturoan tayong maging traitor. Ito nga, oh. Gawa ng isa sa kanila. Nung nagsawa sa akin si Mirosaki,
pinasa niya ako sa ibang sundalo. Dami! Sa aking gara na rin tayo! Masakit ni! Ang tinay! Sige! Ituloy mo na matapos itong paghihirap na to! Ng pagkakataon, tumakas ka. Ilang beses ko na yung ginawa, nahuli lang ako. Gawin mo yon, ha? Ni Mirosaki si Amonita. Ilang beses niyang naisip na pagtangkaan ang sariling buhay. Si Amonita talaga, oh. Masyadong iyakin. Alam mo sa ngayon panahon ng gera, lahat tayo dapat matutong maging matapang. Kaya min anak, matapang ka. Kaya min anak. Amonita!
kita uli. Ano nangyari sa'yo? Balik si Amelita sa piling ng kanyang ina. Samantala, naiwan si Julia sa piling ng mga Hapon. Nagpatuloy ang pang-aabuso sa kanya hanggang sa dumating ang araw na kanyang pinakahihintay. Gamitin mo daw to. Binabad to sa suka. Pahid mo dyan sa ano mo. Sige na, gawin mo na. Para di ka mabuntis. Ako, ganito rin ang ginawa ko. Awa naman ng Diyos, di pa ako nabubuntis. Ikuyo! Toshite! America Jinx kita yo! Karajo, Hachi, Dasuru! Michigan, Dakarai! Chul! Kaising, buhati mo. Ilang araw pa ang nakalipas bago natagpuan si Julia sa kagubatan. Bagamat pareho silang nakaligtas ni Amunita, patuloy silang mumultuhin ng mapapait na alaala ng gera. Natatandaan mo ba sila? Ito ang tatay mo. Ito ang kuya Leonardo mo. At ito naman ang bunso mong kapatid, si Librada. Iniwan na nila tayo. Tayong dalawa na lang natitira. Amunita, huwag mo akong iiwan. Huwag kang mawawala. Magbalik ka na. Magbalik ka na, anak. Thank you.
kahapon. Ilang buwang wala sa sarili sina Julia at Amonita. Naisip ng kanilang pamilya na pag-aasawa ang tanging makagagamot sa kanila. Kaya kahit labag sa kalooban, nagpakasal si Amonita kay Domeng, isang dating leader ng Hook, at si Julia kay Ernesto, isang dating gerilya. Ngunit dahil sa kanilang mga pinagdaanan, hindi magiging madali ang buhay may asawa para kina Amonita at Julia. Tama na. Huwag ka na umiyak. Hindi ko naman pipilit kung ayaw mo eh. Maraming babae dyan, Ernesto.
malinis, walang bahid, walang nakaraan. Bakit ako pinili mo? Malaya ka na. Maghanap ka na lang ng iba. Ano magagawa yun? Mia, handa ako maghintay. Munita, kumain ka na. Baka mapano ka niyan eh. Sake. Munita, kumain ka na. Baka anong mangyari pa sa inyo eh. Munita, ano ba nangyayari sa'yo? Munita, kumain ka na. Intindihin ni Domeng ang asawa hanggang sa manumbalik ang katinuan nito. At pagkalipas ng maraming taon. Ayoko niya. Lipat mo. Singkit. Ayoko ng mukhang hapon. Lola, ang ganda-ganda kaya niyan. Ilipat mo, sabi! Angelita, ilipat mo. Angelita, bakit? Una-unahang pagkakataon, si Lola Rosa Henson ukol sa kanyang naranasan. Ito'y isang sikreto na kay tagal niyang ibinaon sa limot. Isang araw, binibikis ko yung kahoy ko. May dalawang hapon na dumating na sundalo na pinag-iilano nila ako. Wag po, sabi ko. Eh, may dumating naman nuna isang parang opisyal kasi may sabli. Pinagsasampalo niya yung dalawang hapon. Tapos ako ang kinuha niya. Kala ko ililigtas niya ako, yung pala siya unang nag-red sa akin. Tapos binigyan niya ako doon sa dalawang hapon uli. Nag-red din ako. Tapos so, ganun ang ganun. Mula labing dalawang hapon hanggang dalawang hapon. Lolo, ganun si Lola. Maraming taon, muling nabuksan ang madilim na bahagi sa kasaysayan ng buhay ni na Lola Julia at Lola Amonita. Ngunit tila nagpalakas ang kanilang loob ang katapangang ipinakita ni na Lola Rosa
at iba pang comfort women na isa-isang lumitaw upang mabigyan ng katarungan ang kanilang sinapit nung panahon ng digmaan. Aaminin ko sa kanila ang lahat kung anong pinagdaanan ko nung panahon ng hapon. Bakit pa? Bakit hindi na lang natin isipin ang ating mga anak, ang ating mga apo? Baka hindi pa nila maintindihan ito. Kailangan ko ang gawin dito. Isipin mo, kung hindi ko kinaya ang lahat, wala sana sila ngayon. Amonita, matanda na tayo. Isipin na lang natin ang mga araw na darating. At huwag natin bigyan ng lugar ang masasamang alaala. Paano mo nasasabi yan? Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Nandoon ka sa araw-araw na halos magpakamatay ako para lang makalimutan ko ang kahiyupang ginawa sa akin ni Mirosaki. Sinalaula niya ang pagkababae ko. Binaboy niya ang pagkatao ko. Ngayon ako mas lalong nandidiri sa sarili ko. Dahil hindi ko maubos maisip kung paano ko na ating nakalimutan yun. Mas mahalaga ang mabuhay, Amonita. Kailangan isipin natin ang mabuhay at hindi mabaon sa alaala. Anong mapapala mo kung sasabihin mo sa kanila? Baka hindi nila matanggap. O baka ikahiya ka nila. Kung hindi nila matatanggap ang nakaraan ko, kaya kong mabuhay nang wala sila. Nang wala kayong lahat. Oh, gutom ka na? Sandali na lang ta. Ba't mo pinapakita sa akin yan? Gusto kong sumama ka sa kanila. Ipaalam mo ang kwento mo kagaya ng ginawa ni Lola Rosa. Punta mo sila. Sasamahan kita. Ernesto, nahihiya ako sa'yo. Wala kang dapat ikahiya, Julian. Wala kang kasalanan. Mula noon, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo, Julia. Ikaw ang babaeng pinili kong pakasalan. Ikaw ang babaeng pinili kong mahalin. Ernesto, matagal na yun eh. Bakit kailangan pa natin balikan? Dahil iyon ang nararapat, Julia. Dahil kailangan pagbayarin ang mga nagkasala sa'yo. Dahil alam kong yun lang ang makapagpapatahimik ng kalooban mo. Kibo, may nararamdaman ho ba kayo? Wala. Tutuwa lang ako na nandito kayong lahat. Nakumpleto tayo.
Lola, bakit po? Ma, okay lang ba kayo? Ma? Anong nangyayari? Bakit kayo umiiyak? Kasing edad mo lang ako noon. Kasing edad mo lang ako noon. Ano ibig mong sabihin, Ma? Ang panahon ng hapon, kinahasa ko nung panahon ng hapon. Disisyete lang ako noon. May isang hapon na nagkagusto sa akin. Pinagaw niya ako sa nanay ko. Walong araw niya akong ikinulong. Ilang beses niya akong ginamit. Inabuso. Kung hindi ako nakatakas, baka natuluyan ang pagpapatiwakal ko. Dad, ba't ngayon lang namin nalaman ito? Akala ko nakalimutan ko na. Pero napanood ko kahapon sa TV si Lola Rosa. Nananawagan siya sa lahat ng mga babaeng inabuso ng mga hapon. Kailangan daw naming magsama-sama sa paghingi ng katarungan. Kailangan naming pagbayari ng mga hapon sa lahat ng kahiyupang ginawa nila sa amin. Itong gagawin ko. Hindi ba itong gusto mo? Eh, ba't nagdadalawang isip ka pa? Amonita? Amonita? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Patawarin mo ako. Iniwang kita. Lagi kitang pinagdarasal. Salamat sa Diyos at buhay ka. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan na muli na. Salamat din sa Diyos. Buhay ka. Buhay ka. Pinagbigyan ng gobyerno ng Japan yung inyong kahilingan. Masakit. Masakit ang aming damdamin. Parang tinik na hindi na alis. Kaya sinabi namin,
habang kami may nabubuhay, lumalaban ang aming damdamin sapagkat hindi nawawala sa aming isipan ang sakit na naranasan namin. Paano ninyo natiis yun? Matagal namin tiniis. Tinago ko ang aking sikreto sa loob ng 50 taon. Sa permero pa, nahiya ako. Pero kaisip-isip ko talaga na bakit ako nahiya, hindi ko man ginagawa yun. Kung hindi kami papayag, putulan kami sa liig. Papatayin kayo? Oo, papatayin kami. Di, nagsama na lang kami sa kanila. Lola Amonita, ngayon po na ano, na kayo ay bigo, no, sa paghiling niyo sa bansang Japan. Eh, paano niyo pa ipinaglalaban yan? Patuloy kami na nakikipagkuan sa kanila. Nakikipagtalo. Kung merong meeting, merong kumpirensya, dumadalo kami. Para namin ipahayag na talagang yung damdamin namin eh, hindi nakapagpapatawad magpanga ngayon. Kailan makakamtan ng magkaroon kayo ng kapayapaan ng pag-iisip at damdamin? Dalawa lang po ang hinihingi namin. Public apology, legal compensation. Kayo, Lola Julia? Nag-asa pa kami nga may magtulong pa sa amin yung ibang bansa. Anong tulong ba ho ang hinihingi niyo sa gobyerno natin? Total, ang Pilipinas at ang Japan, nagkakausap sila, mga pinuno. Bakit hindi nila irugar yung aming kahilingan, yung aming kagustuhan? Total, kami mga tao naman tahimik, hindi naman kami magulo. Dalawa lang po, public apology at itong legal compensation. Yun lang, maaring umibis na ang sakit ng nararamdaman namin. At sana nga po, Lola Amonita, Lola Julia, ang pagtatampok namin ngayong gabi sa inyong istorya, sana nga kahit na papano, no, makatulong sa inyong isinusulong. Sa anumang paraan, sana kami ay makatulong. Maraming salamat po. At kami pinagbigyan ninyo na itampok ang inyong istorya. Opo, maraming salamat sa inyo. Lalo na sa Channel 7, nabigyan daan ang aming istorya. Ay, maraming salamat. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin ni na Lola Amonita, Lola Julia at libu-libu pang mga comfort women mula sa bansang Japan ang public apology at karampatang legal compensation para sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo na naging biktima ng karahasan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Hindi sapat ang mga salita upang mailarawan ang lagim ng trahedyang pinagdaanan ni na Lola Amonita, Lola Julia at iba pang babaeng gaya nila. Ngunit sa ipinakita nilang katapangan at kadakilaan, nararapat lamang na mapasa kanila ang katarungang matagal na nilang inaasam-asam. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lingko. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang ibig natin ay aawitin.